guys! Welcome back to another episode of Jobber's Hobby Hour. And for today's video, i-update ko lang kayo doon sa mga dati nating binread na mga superworms at dubia roaches. So, since matagal-tagal na tayo hindi nakapag-vlog about dito sa mga feeders natin na to, may mga ilan-ilan na viewers na nagko-comment na mag-update daw ako about dito sa mga feeders natin na to. So, yun lang. Kung gusto mong makita, just keep on watching. So, bali nandito guys yung mga feeders natin. Yung mga superworms tsaka dubia roaches natin na kinulture dati. Wait lang guys, medyo makalat. Pasensya na guys, medyo makalat kasi simula nung bagyo na open yung bubong na yun. Kaya madalas kapag umahangin, nagdadala ng mga dahon tsaka mga dumi dito. Ayan, kaya madahon. So, ito yung mga plastic cups na ginawa natin noon. Kung naaalala nyo doon sa superworm breeding natin. Ayan, sobrang daming plastic cups dito na nakatambak na lang kasi hindi pa ako nakakapag-breed. Hindi ko pa naharap to. Very rare ko lang din sila maharap, malagyan ng food. So, ngayon, naisipan ko, sobrang kalat na pala niya. May sapo, tas may mga agyo na dyan, tas may mga patay na beetles. Ayan, kung makikita nyo, na nakakawala. Tsaka may mga roaches. Ayan, makikita nyo, may mga cockroach na nakakawala. May mga dubia tayo nakakawala galing dun sa colony. Kasi nga, yung colony, hindi na maganda yung sitwasyon. So, naisipan ko na linisin sila. Pero buhay pa naman yung mga alaga natin dyan. Kasi every 3 days ganun, every 4 days, nakakapagpakain pa naman ako. Pero hindi na lang daily, which is kailangan talaga nila na araw-araw natututukan kahit pa paano. May mga superworms pa rin tayo dyan. So, ngayon, sa video natin ngayon, i-share ko lang sa inyo kung paano ko sila lilinisin. And then, ipapakita ko kung gano'n na rin sila kadami. Na-start kasi yung production natin simula pa nun. Kaya ayan, nakatambak lang dyan sa ilalim yung mga pupating tubs natin. So, kunin muna natin sila, then linisin natin. Kaya pala guys, nakalagay sila dito sa 75-gallon tank dahil nasa likod sila. So, prone sila sa daga, sa mga iba pang ipis, saka iba pang pesa na pwedeng pumeste sa kanila or mga putike. Kaya nilagay ko sila sa loob ng tank. Tapos, covered yan ng takip tsaka screen. Ayan, para lang safe. Tapos ilalim naman yan, safe sa langgam kasi meron tayo mga lalagyan ng tubig dyan. Pansya na guys, medyo malikot ha. Medyo magalaw kasi isang kamay lang yung gamit natin. So habang tinatanggal ko to, medyo magiging malikot yung pag-video natin. Habang tinatanggal ko yung mga gamit at kinukuha natin yung mga worms natin. Medyo mabaho na rin yung amoy niya dahil napabayaan ko. Ayan, nalaglag. So ayan, may malaking glass yan. Ayan. So ayan yung mga culture natin ng beetle. May mga beetle pa naman tayong nakasurvive. May ilan pang beetle na nakasurvive. Wait lang, pasensya na guys, sa likod ko mag-video. Nakakahilo. Ayan o, kung mapapansin nyo, dumikit na tong egg tray sa feeds. Talagang nagbuo-buo na siya. Ayan. Tipak-tipak na yung feeds natin dahil nga sa sobrang luma na di na napapalitan. Tapos patay na ibang beetles. May mga malalaking worms na rin. Ayan. Ayan o. O diba? May malalaking worms na rin. Ito pa, isang beetle culture din yan. Ayan, oh, may mga malalaking worms na. Tapos, may mga peste na rin, may mga fruit fly na rin dito. And tulad nito, ayan, oh, kung makikita nyo, zoom natin. Kung makikita nyo, ano yan, parang bahay ng fruit fly. May mga sapot, tapos may mga larva dyan, may mga uod dyan na ibang klase. Pero dry naman siya, tapos nagiging parang insektong langaw. Ayan, oh. Tanggalin natin yan, papalitan natin ng substrate. So, ito yung mismo tubipex na, ay tubipex, sorry. Tapos na pala tayo sa tubipex. Ito yung mga superworms natin na natitira. Ito kaya kumukunti yan, imbis na dumadami. Kasi minsan nakita ko, may pumuntang butiki dyan. Kinakain, pinapapak niya, enjoy na enjoy siya dyan kumakain. Tapos, minsan, pag hindi mo napapakain yan, yung malalaking worms, kinakain yung maliliit na worms. Kasi isa lang yung tab natin na yan eh. Pinagsasama-sama ko na lang yung kahit anong size. So, sobrang napabayaan yan.
Ayan, kung makikita nyo, may mga nagtatakbuang ibis. Nabutiki pa yata. Yung mga nagtatakbuang ibis, mga nakakawala yun galing sa colony nila. Siguro pag nagugutom or nauuhaw, lumalabas na sila sa colony nila. May mga namatay na rin, may mga nadagnan. Ayan, puro male dubya yan. Walang ibis bahay dyan. Kasi may superworm din. May buhay pa. Sobrang may mga beetles, may buhay pang ipis. Ito pa yung mga ipis natin. Ayan. Marami-rami pa naman sila. Pakita ko sa inyo. Ayan, mababa sa inyo. May mga superworms pa dyan, no? Na nakakawala. Kasi mga gagamba pang may mga langaw na lumilipad. Fruit fly yata yun. Hindi ako nagkakamali. Ayan, may butiki pang maliit. Siguro busog-busog tong butiki na to lagi. Lumaki na siguro to dito. Hindi ka makakula dyan, nandito na ako. Ay, joke. Ayan, dami pa rin ipis dyan. Tanggalin muna natin to lahat. Sobrang daming fruit fly. Ayan, kung makikita nyo, nakadapo dyan sa... ano. Yung fruit fly, hindi ko alam kung nakakapeste talaga siya sa... ano, sa... dubya, pero feeling ko nagiging makalat siya, tas nagiging kompetensya sila ng dubya sa mga pagkain. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi rin sila okay na meron, tas bumabaho nga yung colony natin kapag may fruit fly. So, ito na guys yung mga feeders natin. Ito yung colony ng darkling beetle natin, ng superworm. Ayan, nanigas na yung eggshell. Kaya ako nilagyan pala guys ng eggshell. Dati hindi talaga ako naglalagay ng eggshell eh. Kasi, napapansin ko na kapag may eggshell, hindi siya masyadong nagmo-moist. Kapag walang eggshell, tapos nag-over-moisture tong substrate natin, nagkakaroon ng grain mites. Ayan, kaya ngayon wala siyang grain mites, kaya lang fruit fly ang dumadalaw sa kanila kung bakit nagbubuo-buo yung feeds na ganyan. Para nagkakaroon ng sapot, tapos dun namumugad yung mga larva ng fruit flies, mga uod ng fruit flies. Hanap tayong sample, kung may makikita ako, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Tapos dito, iilan na lang yung breeder. Kung nakita nyo naman, ilan na lang yung darkling beetle. Tapos, malalaki na yung superworm. Ayan o, parang sapot-sapot. Ito yung fruit fly na parang pugad ng fruit fly. Ayan, puro darkling, puro superworm na yung ilalim nila. Ayan, kung makikita nyo, oh. Hindi ko na kasi talaga naasikaso. Hindi ko napapakain, hindi ko naihiwalay. Dapat every one month or twice a month, nagtatanggal tayo ng substrate, nilalagay natin dun sa mga superworms natin. Kasi may mga eggs na dun, tsaka may mga baby superworm. Tsaka para makapag-egg pa ng maayos yung mga ano natin. Ayan, meron tayo nakitang sample ng uod. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung larva ng fruit fly. Ayan. Pero hindi ko alam kung nakakapinsala sila, pero piling ko kompetensya sila sa pagkain ng mga feeder, ng superworms natin, tsaka ng mga dubya. So, kaya inaalis ko sila. Tsaka mabaho. Ito pa yung isa. Dito, halos wala na yata ang darkling beetle dito. Ayan, wala ang darkling beetle. Tapos puro worms. Dito naman sa dubya. Ayan, meron tayo dito ng dubyas. Ayan, may mga breeders na. Male breeders, female breeders. May mga anak pa. Ayan, may mga maliliit na nymphs. Ayan, kung makikita nyo. Cute. Tapos, ayan pa, may mga juvie. Eh, marami tayong feeders. Isang culture pa lang yan, may naligaw pang superworm. Hindi ko alam paano naliligaw yan.
Pasensya na guys, medyo ngungo, sinisipon kasi ko ngayon eh. Medyo malabo yung pananalita ko. Kasi ito pa mga dubia colony natin. Hindi ko alam kung ano to, kung siguro kukunto ng fruit fly. Ayan, buti ako nagkakamali ko kung siguro yan fruit fly. Ayan, meron pa tayo mga juvenile. Yun nga siguro, kukun nga siguro siya ng fruit fly. Ayan, kung makikita nyo, oh. Di ba? Daming tae ng dubia. Ayan, napakadami natin dubia pa din. Buti hindi nagka-crush yung colony natin kahit sobrang napabaya ako na talaga. Ito pa. Ayan, kung may makikita nyo, may mga lumilipad-lipad. Yun yung mga fruit fly. Ayan. Ayan, yan, gumagalaw-galaw na yan. Ayan yung fruit fly. Sobrang dami pa rin natin colony. Ay, dubia. Ayan. So ngayon guys, ang gagawin lang naman natin is tatanggalin natin lahat itong mga... Excuse me. Na-allergy ako. Tatanggalin lang naman natin to lahat ng mga to. Yung mga tahi nila, yung mga eggshells nila, ayan. Tapos, ay mga tahi nila, yung mga egg tray nila, tapos yung mga substrate, papalitan lang naman natin ng bago para mas malinis at mas maging healthy yung mga alaga nating feeders. Yung mga ganitong makikita nating shell, syempre, ay egg tray, syempre papalitan na natin ang bago yan. Tatanggalin lang natin yung mga nakakapit na dubia, breeder man or nymphs. Lalaglag lang natin sa colony tapos lilinisin natin. Eh no, sobrang ubus na ubus na. Yung mga dubia natin sa sobrang gutom, kinain na rin nila yung egg tray natin. Ganon din yung mga fruit fly. Feeling ko yung mga bulatin ng fruit fly, kinakain nila yung mga karton na yan. Isang colony pa lang yan guys. Okay, pangalawang colony natin. Ayan, more on breeders naman tong mga nandito. Pagsasamahin na muna natin sila pansamantala. Ito naman yung pang third colony natin. Ayan, marami rin siya. Ngayon, bali, paano natin sila may separate dito sa dumi na iniwan nila? Ayan. So, maraming method kung paano natin sila i-separate. Yung iba, ginagamitan ng pangsala. Sinasala nila yung mga dubia. Ako dati gumagawa ako nung parang screen. Tapos, isasalain ko yung mga dubia para matanggal, mahiwalay sila dun sa mga tae at mga duming iniwan nila. Kaya lang, minsan kasi may mga naiiwang nymphs. So, tinry ko naman gumamit ng maliit na pinong screen. Kaso, ang problema, yung nymphs, hindi niya nasasama. Kasama naman din yung ibang dumi. Hindi rin siya natatapon. Kaya ngayon, ang technique na ginagawa ko lang, simple lang naman eh, napansin ko na effective naman siya, is yung kukuha ko ng egg tray. Ayan, tulad yan, kung makikita nyo, meron ng mga nymphs. Kukuha ko ng egg tray. Atin ko lang sa gitna yan. Pwede mo naman hindi hatiin. Kaya lang kasi maliit yung paglilipatan natin. Kaya kailangan kong hatiin. Maliit yung culture setup natin. Hatiin muna natin sa gitna. Tapos, itong egg tray na to, ilalagay ko lang dito kung saan meron tayo mga dubia. Tapos, habang pagsisettle ko lang sila, mamaya-maya, kaya ko lang sila mag-settle dyan ng ilang minuto, tapos kapag inangat ko yan, ayan, unti-unti na kakapit yung mga dubia dyan, magtatago. Kapag sumiksik, saka ko itataktak doon sa empty na lalagyan, malinis na lalagyan. Ito, hindi pa natin nalilinis to. Ayan, hayaan muna natin mag-settle para kumapit sila doon sa egg tray. Medyo matagal, medyo maproseso, pero okay naman siya. So ayan, after ng ilang minuto, ito na sila. Ayan, kung makikita nyo, nagkakapitan na unti-unti yung mga dubia natin. Merong mga nymphs doon sa bandang loob. Kaya makikita nyo, may mga nymphs, tasa andyan yung mga breeder. Pero marami pa rin natitira dito. So hayaan ko lang sila dyan.
Tapos, ayusin ko muna yung mga superworms natin. Pagdating naman dito sa superworms, hindi naman siya, para sa akin, hindi naman siya ganun katrabaho. Kasi, once na ganito na itsura niya, ayan, total, wala na rin naman tayong breeders, wala naman tayong darkling beetle. Tapos, puro superworm naman na yung nakalagay dyan. Nilalagay ko lang siya sa isang malaking tray kung saan sama-sama na yung mga superworm, kahit anong size. Tapos, hinahayaan ko lang, ayan, medyo maligabok. Hinahayaan ko lang ma-decompose. Hinahayaan ko lang ma-decompose yung mga tira-tirang feeds tsaka pagkain na yan. Tapos kakainin din naman kasi ng superworm yan. As after ng ilang weeks, makikita mo yung texture ng substrate ganito na. Ayan, ganyan na itsura ng substrate, parang buhangin na. Pero tae ng ano yan, poop ng mga superworm natin yan. Tapos kapag nilagay natin dyan yung mga substrate ng superworm, ayan, kagaya nga nito, sana lang naman yung darkling beetle, lagay ko lang muna dyan. Ay! Ayan. Lalagay ko lang dyan lahat. Kahit anong size pa yan, magkakahalo na yan. Ayan pa iba, masabit. May dubya pang naligaw. Ayan. Kapag nalagay na natin dyan, hahayaan lang natin siya dyan ng ilang weeks. Tapos after ng ilang weeks, yung mga buo-buo na to, ayan, magiging pino na rin yan, kagaya nito. Yan yung mga poop ng superworm natin. Tapos kapag pino na ganyan, kapag lahat yan pino na, yung di nyo na makikita yung mga tira-tirang feeds na yan, kasi kakainin ng mga superworm natin yan, mas madali na siyang salain. Mas madali nang makuha, mahiwalay yung superworm doon sa dumi nila kapag ganyan nakapino. Tsaka natin, kapag nasala na natin, doon tayo magpapalit ng panibagong substrate. Sa mga nagtatanong kung anong substrate ang gamit ko, chicken feeds lang po ang gamit kong substrate. Ito yung itsura niya. Kahit anong chicken feeds, basta pangkitiman or pang breeder na manok, basta ang gamit ko lang is yung ganitong texture, yung crumble. Ayan. Ganyan yung gamit ko pong substrate. Nabibili siya sa mga agriculture supply. Ayan. Na bentahan ng mga pagkain ng manok, ng kalapate. Pero ito, pagkain siya ng manok, yun yung personal na gamit ko sa mga superworms. At pagkain na rin ng dubya natin. Ito rin yung pagkain ng dubya natin sa mga nagtatanong. Ayan, after na ilang minuto, ayan, nakapakikita nyo, nakakapit na yung mga dubya natin dito sa egg tray. Tataktak lang natin sila dyan sa pansamantalang bin. Kunin natin sila dahil dyan. Ayan, sobrang dami. Tapos ibabalik natin dito doon sa dubya na pinaghihiwalay natin, yung dumi tsaka dubya. Ito pa yung isa. Yung mga nymphs hindi ganun nakukuha sa taktak, kailangan ko talaga pagpaginto ng dalawang kamay. Marami pa natitira, so hayaan muna natin dyan magsettle. And then hugasan muna natin tong mga tubs natin na gagamitin para sa dubya colony natin. Ito na lahat ng dubya na nakuha natin sa tatlong maliliit na colony natin. Ayan, sobrang dami ng breeders. Ayan, napakadami niyan. Tapos may mga nymphs din dyan nakasama. Ayan, kung makikita nyo, ayan, sobrang dami ng ano natin. Ngayon, ito na yung lalagyan. Nalinis na natin. Ang gagawin lang natin ngayon, kukuha ulit tayo ng panibagong egg tray. Ayan, bagong egg tray. Hahatiin natin sa apat. Ito, hati pang hati na to sa dalawa eh. Hatiin ko pa to sa isa para apat na piraso. Yung ilalagay natin dito sa colony natin gaya ng dati. Tapos, tsaka natin ililipat yung mga dubya natin. Mga tatlong bakot lang ng dubya yung ilalagay natin dyan para hindi sila crowded. Ayan.
Tapos maglalagay tayo ng pagkain. Itong pagkain na ito magsisilbi as food and drinks na rin sa kanila. Pero gaya nga ng sabi ko dati, mas mainam kung maglalagay tayo ng mga fruits and vegetables para mas healthy yung mga dubya natin. Tapos mas healthy rin yung mga ka-receive ng dubya natin, yung kakain sa mga dubya natin. Ngayon babalik ko na itong mga colony natin dito sa tank natin. Ayan, dito kasi sila secured tapos andito sa storage kaya medyo dito ko na rin napagplanuhan silang ilagay lang dati pa para nakatago. Ayan. Ito yung super worm colony. Dubya colony. Dubya. Ayan, tabi-tabi lang sila dyan. So ayun, nabawasan naman na yung dumi dito sa mga colony natin. Malinis na uli sila. And syempre, huwag natin kakalimutan palang itakip to para iwas predator na gaya ng mga butiki at daga na pwedeng papakin or kainin yung mga superworms natin. Ganon din itong mga naka-open na dubia roaches natin. Isa pa sa pinaka huwag natin kakalimutan is yung maglagay ng ganito. Yung may tubig. Dahil kahit sabihin mo kasing area mo hindi masyadong nilalanggam, mas mainam na yung sigurado tayo na safe yung mga alaga nating feeders. Kasi any moment pwede silang ma-infest ng mga langgam or makain, mapeste ng mga langgam. So yun lang, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin na to. Bali, sinare ko lang naman uli sa inyo yung update dito sa mga dubya at superworms natin. Soon siguro mapapakinabangan uli natin itong mga pupating tab kapag magpaparami na uli tayo nitong mga superworms. So yun lang, see you on my next vlog.